Alright, positive Magilivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from NSPAR Bulacan. Magandang hapon sa lahat ng Magilivers natin. And this is the first time po tayong panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc. Or if you want to start, advertise, or improve your business. Or you want to join my team, IMG Rockstar, for your free financial education and investment opportunity. Or SMDC, yan, sa lahat ng mga gustong maging seller ng SMDC properties. And of course, Reveal Beauty and Cosmetics, sa lahat ng mga gustong maging distributor, stockist, at reseller ng ating mga beauty products under Rockstar Beauty Corp. Ayan, PM lang kayo sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. Okay? Alright, so paano nga ba ang worry-free retirement? Ayan, so sa lahat ng mga 30s, itong ano na po na to, vlog na to, ay para sa inyo, para sa mga 30s. Retirement, hindi to para sa mga 50 kasi ano na eh, mag-a-adjust tayo ng konti para makapag-prefer tayo sa worry-free. Alam niyo yung buhay na worry-free. Yung, alam mo yon, yung retired ka na pero wala kang masyadong worries sa buhay. Okay? So, saan ba nanggagaling yung mga worries ng ating ano? Saan ba nanggagaling yung mga worries ng mga retired? Di ba? Or sino ba dito para mapatunayan natin mga retired na maraming worries? Di ba? Mag-comment nga po kayo para makatulong tayo, para mas ma-absorb ng ating or ma-inform ang ating mga followers. Okay? So, ito yung mga misan mga worries natin. Di ba? Una-una, finances. Di ba? Kulang tayo. Sa lahat ng mga nagre-retire, may shortage tayo ng pera, 'di ba? Kinakapos ka ng 5,000, kinakapos ka ng 10,000, kulang ang gamot mo, hindi umabot, 'di ba? Marami tayong mga kapos na pera. Okay? Para hindi kapusin sa iyong retirement, okay? Yan. So second, security, 'di ba? So tayo pag nawala tayo, 'di ba? So 'yun din ang problema ng mga retired, eh. 'Di ba may mga adult na ganun, may mga matatanda tayo na mga kilala na nag-worry sila pag nawala sila, paano na iapo nila, paano yung anak nila, something like that. Diba? Ang dami nating worries. Illness, di ba? So, yun din sa mga, ano eh, sa mga worries na mga retired, yung sakit nila, kakapusin talaga sila sa pera, okay? Kakapusin sila sa pag nagpa-confine sila. Kaya minsan, alam mo, may mga retired na tinitiis na lang hirap eh, tinitiis na lang yung sobrang sakit ng tiyan, tinitiis na lang yung sobrang sakit ng ulo. Madaming mga old people na ganun, parang naalala ko si nanay ko, sabi niya, wala akong nararamdaman. Sabi ko, nanay, huwag kang magtiis, mayaman tayo. Huwag kang magtiis ng nararamdaman mo. Okay? And liabilities, di ba? Kaya kinakapos tayo sa retirement, ang dami kasi natin binabayaran pa. So mamaya aralin natin yung iba dyan, okay? So anong gagawin natin ngayon para hindi worry-free tayo pag nag-retire? Or in other words, sa mas sikat na salita, eh, para hindi ka kapusin ng pera sa iyong retirement. Okay? So, ganito po. Ang gawin natin, meron tayong iba't ibang option. Okay? Ang 1, 2, 3, 4 ko po, 1, 2, 3, 4 ay pagka-cut, pag-stop. Okay? Tapos yung kabilang bahagi naman, 4, 5, and 6, add. Stop and add. So, ganun lang yung buhay. When you stop this, you add that. Okay? Ganun lang yun eh. Sometimes you cannot add this without stopping this. Di ba? So, we have to stop something. Okay? Para hindi kakapusin ng pera mo sa retirement. Okay? Una-una, you cut your employment status. Kaya mo kaya? Di ba? So, stop being employee and start your business. Kung ayaw mo kapusin sa retirement, stop mo ang pagiging empleyado. Okay? For example, kumikita ka ngayon ng 20,000 a month. Tingin mo, compute mo. Ngayon pa nga lang, wala kang, hindi ka nagkakasakit, hindi ka wala kang, you know, nagtatrabaho ka, kinakapos ka. Eh, paano kung nagkasakit ka, tapos, you know, hindi ka nakapag-work, paano na, di ba? So, stop that employment status and start your entrepreneur status. Okay? So, ganun lang. Shifting tayo. If you stop, you have to add. Alright? So, kaya? Hindi ko alam kung kaya mo. Challenge natin yan. Sabi ko nga, sa lahat ng mga gusto mag-resign, you just have to jump. Jump lang, okay? So, second, option B natin, cut pa din, okay? Cut your vices, okay? Para naman to sa health, para hindi kakapusin ng pera. Kasi, kahit may pera kang nakalaan, nakatabi, pag nagkasakit ka, ang daling maubos ng pera pag may sakit ka. Nakausap, meron akong kausap, talaga nagpa-opera siya. Gumastos siya ng 200,000. 200,000, kapatid. So, kung ikaw ordinaryong tao, wala kang pera, wala kang health insurance, paano gagawin mo? Di ba? 200,000. So, you cut it. Cut your vices para hindi mag-accumulate ng sakit. Kasi ang sakit, siyang kukuha ng pera mo. Di ba? Ilang nagkasakit na yung nakapagbenta ng bahay, nakapagbenta ng sasakyan. Di ba? Pag may sakit tayo, misan, kahit gusto mong tiisin, pag talagang you are in pain, talagang
kahit ano, gagawin mo eh. Alala ko itong mga previous month, talagang sumasakit. Meron ako sakit sa mga, sabi ng kapatid ko yung nurse, ano na ba kita, inject na kita ng may pain po kasi na, ano, pain reliever na you have to inject. Ayoko talaga noon, pero sa sobrang sakit, sige na, injectan mo na ako. So, iwasan natin yung ano, iwas natin yung mga vices. Okay? So, para manatili tayong healthy, para hindi tayo maging magastos, para hindi kakapusin ng pera, okay, sa retirement. Next, option letter C natin. Okay, letter C, after cutting your vices, mag-cut ka pa rin ng 10% of your expenses. 10% of your expenses. So, if you are earning 30,000, make sure, at age 30, nagka-cut ka na ng 10%. Magkano 10% ng 30,000? 3,000. At hindi natatapos dun yun, okay? If you are cutting something, stopping something, sabi ko nga, you have to add. So, yung 3,000 na yan na kinakat mo a month, i-add mo something na magbibigay sa'yo ng income na at least para makover inflation rate, like sinasabi inflation rate, at least mga 12%, okay? Humanap ka na magbibigay sa'yo ng income ng 12%, alright? So, I think isang kasagutan dyan para safe ang ating investment mutual funds, okay? Kaya sabi ko, like ko ngayon na-advertise, You have to attend po kayo ng free webinar namin. Every night po yan, nagtuturo tayo paano ka mag-start ng mutual fund investment mo. Okay? So, PM ka lang para mabigyan ka ng free access. Okay? Free naman po yan eh. Di na, samantalay natin pagkakataon. Plus, nandun pa si Rockstar. Okay? Alright? So, you cut 10% of your expenses at yung nakat mo na yon, hindi mo pang shopping. Ilalagay mo sa mutual funds or other paper assets or investment na may minimum income of 12%. Okay? Alright? So, para noon, may pera ka pagdating na retired ka. So, meron kang pera to cover your, kung anong gusto mong expenses pa. So, meron kang peace of mind, alright? And number, ano na tayo? Yon. Okay. So, last stop na dapat mong gawin. Huwag na natin itong gawin, mga kapatid. Kung ikaw yung nasa 40, stop this, okay? Stop accumulating liabilities, di ba? Minsan, kung kailan tayo pa-retire, doon ka kumuha ng dalawang sasakyan, di ba? Kinuha mo yung anak mo, kinuha mo yung asawa mo. Ilan na ngayon sasakyan nyo? Dalawa. So, binabayaran mo ng 14,000 naman. Dalawa yan. 28,000. So, retired ka na, nagbabayad ka pa rin. So, salit na yung pera mo para sa kaginhawahan mo na. Inilagay mo pa sa liability. Unless you are using the car for business. Pero mostly, sa mga nako-coach ko, kasi tayo po yung nako-coach, binibili lang nila anak nila for no purpose at all. Sige, mag-coach ka lang, di ba? Reward mo yan. Reward, ano, kasi nakatapos siya sa pag-aaral. Sabi ko nga eh. Eh, dapat lang makatapos siya kasi pinag-aaral mo siya. Di ba? Alright? Hindi naman po ako mahigpit, pero yun talagang katotohanan. Alright? So, stop accumulating liabilities. Alright? So, yung ibig sabihin, pag-retire na, tinan mo na kung saan, maging matalino tayo. So, eto yung pera ko, meron akong 100,000 o meron akong darating na pera, 500,000 or 5 million, meron mo mga ganun, di ba? I-liability ko ba to? Ingat din tayo sa pagbili ng mga ano natin, lupain. Misa, bumibili tayo ng lupain, sobrang lupain natin. Di ba? Wala ka namang cash flow. Naalala ko, misa, may nagpunta pa sa akin. Sabi niya, Doc, meron akong 5 hektare. Malaking lupa nila, pero wala silang cash flow. Di ba? Huwag bili ng lupa, di ba? Pag lupa kasi, wala naman, mali ba ipaparent nyo? Eh kasi pag bumili, nandun lang, di ba? So, hindi siya nagbibigay ng income, hindi siya nagiging asset, okay? Binabayaran mo siya monthly, okay? Alright, eto na. So, you stop this, tong apat na to. So, employment status, stop your vices, stop or cut your 10% and cut your liabilities, pag-accumulate ng liabilities. So, eto naman ang dapat nating simulan, okay? So, para hindi ka kapusin, pag ikaw ay retired na or worry-free, number one, you have to make sure, okay, mag-add ng source of income sa family, sa pamamagitan ng family members. So, for example, ikaw ang breadwinner, okay? Huwag kang pumayag na yung anak mo, may anak na, walang trabaho. Problema yan, sa retired ka, di ba? Kaya nga, retired na, yung pera mo, saan napupunta, yung monthly mo, hindi naman napupunta sa pagkain mo, napupunta saan? Sa diaper ng apo mo, napupunta sa gatas ng apo mo. So, kaya dapat, yung pamilya nyo, make sure, ngayon pa lang, 30s ka, 40s, tapos may anak ka, walang trabaho, sabihin mo, huwag mong tigilan, everyday, sabihin mo, magtrabaho ka. May napanood nga ako sa TikTok, galit na galit siya, JB sabi niya, huwag kang matamad, lagi siya ganun. Huwag kang tamad. Kilala niyo yun eh. Hindi ko lang ang pangalan niya. Pero natutuwa ako sa kanya. Lagi siya nagagalit. Sino walang trabaho? Huwag kang tamad. Tapos minumura niya pa eh.
Sabihan mo yung mga, huwag mong ayan na ano, huwag mong itolerate ang katamaran ng mga membro ng pamilya mo. Kasi pagdating ng araw, ikaw at siya ang mahihirapan. Pag-retired ka na, kaya tayo kinakapos ng pera. Sampu kayo sa bahay, dalawa lang may trabaho. Eh kahit saan mo daanin yun, hindi balance equation? Balance yung number of atoms, left and right. Eh hindi mo mababalance yun. Kahit gano'n mo kakatalino sa chemistry. Diba? Dalawang kumikita. Ikaw lang inaasahan yung retirement money mo, sampu yung ano, nasa bahay nyo. Meron pa nagagatas, may nagdadaya pero ba? Dok, nangyayari ba? Nangyayari po yan. Nangyayari po yan, okay? So kaya dapat, yung dapat magtrabaho, magtrabaho na. Huwag kang pumayag na wala, okay? And last, dapat ito mag-add ka. Add ka ng assistance tool, okay? Or something that will give you assistance, okay? Make sure na dapat may tutulong sa'yo sa mga bayarin mo, sa finances, sa health, sa illness, and liability. So, Doc, ano yung mga tutulong sa'yo? Okay, so una-una, tiyakin mo na meron kang health insurance para magkasakit ka man, may katulong ka. Yun ang assistance tool. Ang tool mo, yung health card mo. Ang tool mo, ang Kaiser mo na meron ako. Kaya pasensya na. Like sinasabi Kaiser, ayan po kasi meron ako eh. I cannot tell na kung wala ako, di ba? So, kaya, yun po. So, make sure meron tayong Kaiser. Okay? You add that. Ako po, nagbabayad ako ng 3,500 a month. So, kung tinatanong nyo, I think, depende yun sa age nyo po eh. Merong iba, mga 2,000 plus lang. So, start ka na. Huwag ka na mahinayan sa 2 plus, sa 3,000. Pagdating ng araw, yan ang tutulong sa'yo. Alright? So, that's one. Second po, yan. Second, dapat magkaroon ka ng income from leverage. Not from, kumbaga po, hindi na galing sa time mo. Hindi na galing sa effort mo. Pagka-retired ka na. Okay? Make sure, nakapag-establish ka, nakagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng income sa pamamagitan ng business partnership, sa pamamagitan ng effort ng team mo, sa pamamagitan ng ganitong technology, something like that. Okay? So, para tuloy-tuloy pa din ang income mo. Okay? So, sa atin pong lahat, kung ikaw ay 30, napakabigat din ang responsibility natin para maging worry-free tayo o hindi tayo kapusin financially. Pag ikaw, ganito po ah, pagdating na retirement, retired ka at namang problema ka sa pera, babalikan mo tong vlog na to, sabi mo, sana makinig ako ka do. Okay? Huwag mong ayaan na magka-problema tayo financially. Kapusin ka pag ikaw ay retired. Meron ka pang time. Doc, 40 na ako, kaya pa. Doc, 50 na ako, kaya pa yan. Okay? Basta gumawa lang ng tama. Paano? Eh, Doc, paano magagawin ko? I can help you. Pwede po kayong mag-join sa akin. Okay? And yan, PM lang kayo sa personal FB. Maraming salamat and please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go. Thank you po. Wala po akong kape, tubig na lang. Si Fit po kasi, nakipag-date ata.